umaga, tanghali, hapon o gabi man po sa inyo mga ka-travel. Tayo po ngayon ay hindi gagala. Bagkus tayo po ngayon ay gagawa ng lutong ulam. Ano po ang nilutuin natin? Tinatawag po natin Buffalo Wings. Buffalo Wings, opo. Buffalo Wings po. At nandito po tayo na papakita ko po sa inyo yung pagpiprepare po ng Buffalo Wings. At para makita po natin ano po yung mga kailangan, mga ingredients ng Buffalo Wings. Una, siyempre kailangan po natin ang tinatawag na chicken wings. At meron na po akong pinalambot. Ito na po yung pinalambot kong chicken wings. Ayan. Ayan po siya. At ayusin po natin siya mamaya. Meron po tayo ritong chili sauce at chili powder. Meron po tayong paprika. Meron po tayong garlic powder. Meron po tayong paminta. Durog po yan. Meron po tayong ketchup na maanghang. At yung po tinatawag nating butter. Ayan po. Actually, ano po ito eh? Tama, butter siya. Salted butter po siya. Ayan. Yan po yung mga main ingredients po natin. Hindi po tayo yung typical na maraming nilalagay ng ingredients. Ito lamang po. At makikita po natin mamaya kung ano po ang mangyayari. So, stay tuned lamang po at atin pong hihimayin ang manok. Mga ka-travel, atin pong hihimayin ang manok at ganito lamang pong gagawin natin. Dahil ito pong maliit na partit po ng manok na ito, hindi na po masyado napapansin dahil pag pinrito po natin ito ay hindi mo na rin na masyado. So, tatanggalin na po natin yon. Tapos, kung maliit po yung pakpak, kagaya po nito, hindi ko na po yan hahatiin. Pero kung kagaya po nito na medyo malaman po yung pakpak, yung dulo lamang tatanggalin, tapos hahatiin po natin siya para madagdagan po ang hiwa. Ayan po. Ganyan po ang gagawin natin. Kapag maliit po ang pakpak, tanggalin na natin yun at hayaan na lang natin yan ng ganyan. So ito po. Patuloy po natin gagawin ito hanggang sa matapos po. Atin pong hinihiwa ang mga pakpak hanggang sa tayo po ay matapos na po natin. Gaya na sinabi ko, kapag maliit ang pakpak, huwag na natin hiwain sa gitna. Pero pag ganito medyo malaki ng konti, doblehin po natin. Ayan. Ayan po mga ka-travel. Basta po, ito po yung mga napaghiwaan. Tatapon po natin siya sa basurahan. Napapansin po ninyo, yun po yung aking baunan. Kagagaling ko lamang po sa trabaho. Kaya mamaya ako po siya hugasan. Ito na po yung ating mga nahiwang manok. Nahiwang pakpak. At atin po siyang hugasan. Dalawang beses po natin siyang hugasan para maging maayos po. Malinis. Hugasan na po natin ang pakpak. Natin sa strainer para unang hugas, pangalawang hugas, ayan po, tapos na po natin hiwain ang manok. Tayo po ay nagpainit na po ng mantika. Ayan po yung mantika po natin. Mapapansin po ninyo, yung aking pungkalan ay may takip po na tela. Yung tatlong barrier, sapagkat isang barrier lang pong gumagana. Tinakpan ko po siya para yung pong pag nagpiprito po o nagluluto, hindi pag tumalsik po dito yung mantika o yung anumang bagay, ay hindi po siya magkakalat to sa kalan at dito lamang po tatalsik. Ito po kasi madali lang itong once a week. Pwede po siyang laban. Pag ito po yung ginagamit ko pong pantakip kapag nagpiprito po. Lalo pag doon po lang sa lalagyan na yun. At yan po ang aking lutuan at hintayin po natin medyo uminit na yung mantika at atin pong ipiprito muna. Ang paraan po ng pagluluto ng aking Buffalo Wings ay pagkatapos po natin hiwaan yung
chicken wings ay ipiprito po muna natin at tapos nun ay ano po tayo, magagawa po tayo ng sauce na hiwalay at saka po natin isasama yung naprito na po mantika. Ah, napritong mantika. Naprito po nga pakpak ng manok. Atin pong uulitin ang mga ingredients po natin. Paminta. Butter na tatak po ay lurfak. Pero baliktad po yata ang pagkakabasa nyo yan. Meron po tayong paprika. Chili powder. Garlic powder. At ketchup. Yan lamang po ang ating ingredients. At nakita po ninyo rito yung ating pong chicken na pinapadrain ko po para hindi po siya masyadong matubig kapag pinrito na po natin. So ayan po, tayo po ay nagpapakulo na ng mantika at sandali na lamang ay mailalagay na po natin ang chicken wings. Ayan po at mainit na po ang ating mantika kaya ilalagay na po natin ang ating chicken wings. Ito na po. Natip po natin yung chicken para mamaya po pagaluto po ng unang hango salang ay may isasalang pa rin po natin ng salangan na lamang ang natitirang chicken wings. Atin po ayusin para maayos po ganyan po pagkaluto at pagkaprito. Po siya, piniprito po natin. Ayan mga ka-travel, luto na po yung ating first batch ng chicken. Kukunin na po natin sila para isara naman po natin yung second batch. Kukunin po natin. Dito na po natin ilagay sa may bowl para mamaya po pag sinama po natin yung sauce ay maganda na po yung nilagyan ng papagahan po natin. Hindi po natin kailangan i-weldan po yung pagkakaprito dahil masyado pong titigas po yung lamay niya. Nilalagyan pa naman po natin yan siya mamaya ng sauce. Ayan po. Lalagyan na po natin yung second batch. Mas madali na po maluluto itong second batch kasi sobrang init na po ng mantika. Lalagay po natin isa-isa. Hindi po mamadalin dahil pag kayo po natalsikan ng mantika, ay ewan ko lang. Pati kayo maglalasang buffalo wings. Ayan po. Pilitin po natin magkasya sila sa maliit na lalagyanan na ito. Bakit po ako dito nagpiprito? Trivia. Bakit po ako dito nagpiprito sa maliit na lalagyanan? Pwede naman po yun sa malaking lalagyan, malaking kawali. Maganda pong tanong yan. Kasi po, dito po, maliit lang po siya na mas mataas po yung pag nilagyan po siya ng mantika, mas mataas po yung magiging pwesto po ng mantika. Ano po? At dito po, mas sabihin natin na mas concentrated yung init. Nasa isang lugar lang, hindi kagaya ng sa kawali na masyado malaki po yung pupunta ng init. Dito, okay lang, sakto lang po siya sa akin, para sa akin. No? Hindi po dahil sa nagtitipid ako, pero sayang naman kasi kapag tinapag masyadong mas maraming mantika ang gagamitin mo, mas kalat po kasi yung init. At dito, yung pong init ay nasa loob lamang. Medyo hindi ko nga siya tinatakpan, pero mas mabilis po siya mapiprito sana kung may takip. Kaya lang, gusto ko po mag-evaporate po yung mga tubig-tubig po nung meat, nung wings. Ayan po. So, hintayin po natin. Ayan po siya, yung second batch. At ayan po yung first batch. Second batch, first batch.
So, hintayin po natin siyang maluto ulit at ipapakita po natin kung paano po gawin yung sauce. Ayan mga ka-travel, yung second batch po, luto na rin. Hindi na po natin masyadong tutustayin dahil yung first batch po kanina na hindi masyadong na well done ay naging well done po after po niyang natuyo. So, hanguin na po natin sila. Ito pong ulam na to ay ulam ko na po for 2 days. Pero depende po yan. Baka baunin ko po ito bukas at may pupuntahan po ako bukas. Yan. Tatanggalin na po muna natin to. At ipapalit po natin yung kawali. Ayan po yung kawali. At ihanda na po natin yung ating ilalagay dyan. So habang pinapainit po natin yung kawali, ilalagay na po natin yung butter. Ayan. Pag nakita po natin na medyo parang kulang po yung butter, pwede po natin siyang dagdagan. Depende po kung paano po nyo setup na gagawin po sa inyong sauce. Kung gusto po nyo maraming sauce, yung inyong chicken wings, yung buffalo wings o dry na may sauce, ibig sabihin po nung konti lang po yung sauce niya, nakasakto lang siyang mabalutan po yung lahat ng yan. Ganito lamang po karami nilagay kong butter sapagkat lalagay ko pa po siya mamaya ng ketchup. And habang umiinit po yung kawali, natutunaw po yung butter. Yan po, mapapansin po ninyo, medyo natunaw na po yung ating butter. Lalagyan po natin siya, tatantsahin nyo na lang. Hindi ako kasi typical na lalagay po natin yung garlic powder. Yan. Chili powder. Ang chili powder po, depende po yun sa anghang na gusto po ninyo. The more ang chili powder, the more po yung anghang niya. Lagyan po natin ng paprika. Tinamay na. Ayan. Lagyan po natin ng paminta. Ayan. At lagyan po natin ng ketchup. Depende po ang dami ng ketchup na kung gusto niyo pong ilagay mas marami, mas content, nasa niyo na po yun at atin na po siyang haluin. Tatanungin niyo po, wala na po bang ibang sahog yan? Wala na po bang isang ibang kasama? Wala na po, yan lang. At haluin lang po natin hanggang sa lahat po ng powder ay madissolve po doon sa butter at sa ketchup. Kailangan po, wala po siyang namumuong mga powder sapagkat pag nilagay niyo po siya sa meat, iba po ang lasa nun. Ayan po. Haluin nyo lamang, pahinaan nyo ng konti yung apoy para hindi po masunog yung inyong mga nilulutong sauce. Ayan. Ayan, na-dissolve na po natin lahat. At dahil ayos na po yung pagkakatunaw po ng mga powder dun sa ating butter at sa ating ketchup, pwede na po natin ilagay yung ating mga ating wings. At saglit lamang po, haluhaluin lamang po siya. Bakit po natin siya nilagay sa kumukulong sauce? Para po dumikit po yung sauce dun sa meat. Dahil kapag hindi nyo po natin nilagay ng mainit, hindi po siya didikit. Titignan po natin ang ating ginagawa ngayon. Atin po lalapit ang ating camera. Ayan po. Makikita po ninyo, dahan-dahan po lumalapit, dumidikit po yung mga sauce sa meat po niya.
Yan. Pantayin lamang po natin kapag mayroon po tayo nakitang meat na wala pong sauce, atin lamang po siyang i-roll over. Ayan po. Kaya po nito, wala pa siyang sauce. I-roll over lamang po doon sa mga sauce. Tandaan po natin, huwag po natin masyadong lutuin dahil kapag naluto po natin siya maigi, hihiwalay po yung butter sa ketchup. Magkakaroon po siya ng parang mantika at hindi po maganda na ganun ang mangyari. So, pinahinaan po natin yung apoy. Excuse me po! Pambihira yung paminta pumunta sa aking ilong. Ayan po. Ayan po mga ka-travel. So nakita na po natin na yung pong sauce ay evenly distributed na po sa meat. Atin na pong papatayin yung apoy. Ayan po, patay na po yung apoy. At atin pong isasalin yung pong ating luto ng buffalo wings. Ayan, papansin po ninyo, eksakto-eksakto lang po yung sauce sa buffalo wings, sa mga wings, sa chicken wings, at wala na pong naiwan dun sa ating. Pasensya na po mga ka-travel, bigla po naputol ang ating video sapagkat bigla po nag-blackout ang ating cellphone at bigla po hindi ko na po nasundan at hindi na po natin natikman. Pero sinisigurado ko po sa inyo, nung kinain ko po siya ay napakasarap. At tamang-tama lang po yung anghang at tamang-tama lang po yung lasa po niya. At tamang-tama lang po yung sauce, hindi po sobra, hindi po siya kulang. So magandang sa mga susunod pong video, hayaan po natin na magkaroon ng mas mahabang battery life. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, mga ka-travel, hinihingin ko po ang inyong tulong at suporta. Natin pong suportahan ang mga vlogger pong Pilipino. Ganon din po si Julina Escalona Vlog. Pasyalan din po ninyo ang channel po niya at kayo rin po ay mag-enjoy. Marami po siya mga games doon at mga bagay na nakakatuwa din naman. So salamat po at anyahan ko po kayo na hanggang sa susunod, magkita-kita po tayo. Magandang gabi po sa inyo, tanghali, umaga sa inyo lahat. God bless po, keep safe.